Sa Sarangani, dumami pa ang bilang ng mga tinamaan ng tigdas. Mula sa mahigit 80 na karang linggo, 101 na ang mga kaso ngayon. Umakyat na rin sa 20 ang mga namatay. Sa kabuuan, mula 2017 hanggang ngayong taon, 14,000 na ang itinalo ng mga kaso ng tigdas Pilipinas ayon sa World Health Organization. Sabi ng DOH, kung mahina ang resistensya ng bata, malnourished at hindi madala sa ospital, delikado ang tigdas. Nang una, nagkakaroon sila ng secondary infections, nagkakaroon ng pneumonia, and yun nga, nagkakaroon tayo ng mortalities, ano? Merong mga namamatay. Meron din tayong tinatawag na post-measles encephalitis. At ito, hindi natin makikita agad. Even na makarecover na yung bata, pwede pa rin po siya after a few years actually maka-experience ng brain infection. Kung kulang sa vitamin A ang pasyente, pwede siya mabulag dahil sa tigdas. Maaring magkaroon ng scarring, no, o peklat yung cornea. Delikado rin ito para sa mga buntis, bagamat mababa raw ang chance sa magkaroon ng defect ang sanggol. Mataas din yung rate ng nagka-measles na buntis na pagpanganak nila, maliliit yung baby nila, no? Low birth weight yung mga babies. At syempre, dun kung medyo maaga pa during the pregnancy, mas mataas din yung possibility na magkaroon ng miscarriage. Maiiwasan ang bagsik ng tigdas kung magpapabakuna. Bagamat 80% ng mga bata ay nabakunahan na laban sa tigdas, hindi raw ito sapat. Ayon sa WHO, 2 milyong batang edad 5 taon pababa ang hindi pa nababakunahan sa simula ng taong ito. Ilan daw sa dahilan kung bakit hindi nakakapagpabakuna ang marami ay ang palipad-lipad ng tirahan, paglikas dahil sa kalamidad o gera, kakulangan ng health workers o health center. Nakakaapekto rin daw ang isyo ng dengvaksya. Pero hindi natin kasi sa kanya maibiblame din lahat. Even before the dengvaksya controversy, meron na po talagang na-observe tayo na pagbaba ng ating dinatawag na routine immunization coverage. Paalala ng Health Department, ang anti-tigdas na bakuna ay dapat sinusundan pa ng booster shots. Tina Panganiban Perez, GMA News.